Ang mga litrato inyong matutunghayan ay ang mga litrato na kahit pa sa panahong ito ay walang makapagpaliwanag. Makailang ulit na itong tinangkang ipaliwanag ng mga hindi mabilang na mga eksperto kung bakit ay kayo na po ang humusga. Kaya naman po, inihahandog ko ang 10 litratong hindi maipaliwanag kahit pa ng siyensya. Part 1. Number 10. Ang naiiba. Ang litratong inyong nakikita ay kinunan ng taong 1941 nang muling buksan ang tulay sa South Fork Bridge sa bansang Canada. Sa unang tingin ay tila uwan lang kakaiba sa litrato nito. Ngunit kung inyong susuriing mabuti ay tila may isang tao sa litrato ito na hindi tumutugma sa panahon iyon. Makikita na siya ay tila nakasuot ng damit na hindi naaayon sa mga panahon iyon. Kahit pa ang kanyang salamin ay hindi pa rin naiimbento ang estilo. Isa pang nakakaagaw ng pansin ay ang hawak nito na tila ba modernong uri ng kamera na hindi pa naiimbento taong 1940. Kayo na po ang bahalang humusga. Number 9. Ang bagay sa tubig. Nang taong 1964, isang Pranses na maniletrato na nagngangalang Robert Secker ay namamangka sa katubigan ng Queensland sa bansang Australia nang kanyang makita isang malaking kakaibang bagay na tila ba isang ahas na napadaan sa tubig kung saan siya ay namamangka. Kaya ito ay kanyang kinunan ng litrato. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang nakunan ni Robert sa ilalim ng tubig. Number 8. Ang kakaibang liwanag. Magmula pa ng taong 1940 o tila mas maaga pa ay may kakaibang liwanag ang nakita at nasasaksihan ng maraming tao sa ating himpapawid. Isa dito ay ang litratong inyong nakikita. Ito ay namataan sa Hesdalen Valley sa bansang Norway. Nagsimulang makita ang ilaw na ito taong 1981 na tumagal na hanggang 1984 at halos 20 ulit na paulit-ulit itong lumalabas sa isang linggo sa unang taon hanggang sa naging isa hanggang 20 beses na lamang sa isang taon. Ang mga scientifico ay masigas itong inaral. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin paliwanag na mailabas patungkol sa mahiwagang liwanag na ito at kung saan ito ay nanggaling. Number 7. Nakasabi. Gaya ng isang normal na pamilya na bagong lipat sa isang bahay, nais nilang gawing panghabang buhay ang masayang alaala ng kanilang bagong tahanan. Ika nga nila, bagong bahay, bagong buhay. Matapos ang kainan, ay naisip nilang kunan ng litrato ang pamilya habang sila ay magkakatabing nakaupo. Ngunit nang kanilang ipadevelop ang litrato, ay tila may isang taong nakasabit ng pabaliktad. Napakaraming beses na natinangka, ipaliwanag kung ano, sino o bakit tila may nakasabit na taong lumabas sa litrato gayong wala naman ito ng mismong oras na kinunan ang litrato. Ang tanging nailabas lamang na paliwanag ay totoo ang litratong ito. Number 6. Ang daliri. Matagal nang may espekulasyon patungkol sa mga taong higanteng nabuhay. Sa katunayan nga, sa Biblia ay may nabanggit na higante. Ngunit halos walang makitang ebidensya patungkol dito hanggang sa isang lalaki na nagngangalang Gregor Spory ang naglakbay sa bansang Ehipto. At doon ay nakilala niya ang isang tanyag na magnanakaw na mga sinaunang libingan o sa English ay grave robber at kanyang nakunan ng isang piraso na preserbang daliri na may habang 15 pulgada o 15 inches. Ang ganitong kalaking daliri ay posible lamang na magmula sa isang tao na may tangkad na 12 talampakan. Magpasa hanggang ngayon ay walang makapagpaliwanag kung paano nagkaroon ng ganito kahabang daliri ang isang tao sa sinaunang panahon. Number 5. Ang tao sa likod ng anak ko. Habang ang mag-amang si Jim Templeton at ang kanyang anak na babae ay namamasyal, naisipan nitong kunan ng litrato ang kanyang anak. Aniya ay tila wala naman siyang kakaibang nakita sa litrato ng panahong mismo ito ay kinukunan. Ngunit laking gulat nito nang kanyang ipadevelop ang litrato at ito ay tila may isang tao na nakasuot ng isang astronaut sa likuran ng kanyang anak. Pinanindigan ni Jim na wala namang kahit sino sa likuran ng kanyang anak ng panahong iyon kahit ang kumpanyang Kodak ay nagsabing hindi minaniubra ang litrato. Magpasa hanggang ngayon, kahit pa ilang eksperto na ang nagtangkang magpatunay na peke ang litrato ay wala pa rin makapagpatunay nito.
Number 4. Ang pyramid. Ang litratong inyong nakikita ay kuha ng Apollo 17, Disyembre taong 1972. Sa misyon ito na pagpunta sa ating buwan. Nang makarating sila sa buwan, bukod sa mga bato, ay kumuha rin sila ng ilang litrato sa kapaligiran. Nang makabalik sa Earth, ay tiningnan ng NASA ang mga nakuha nitong litrato at tinatakan na blanko ang isang ito. Ngunit kung inyong susuriin, ay tila na isang piramideng maaaninag sa sinasabi nilang blankong litratong ito. Kayo na po ang bahalang humusga. Number 3. Ang multo sa altar. Marami sa mga naglilipa ng mga larawan ng multo na nakunan sa litrato ay madaling maipaliwanag. Ngunit ibahin nyo ang isang ito. Ang litratong ito ay nakunan ni Reverend K.F. Lord sa simbahan ng Yorkshire, New Bay. Malino na makikita ang isang nilalang na nakatayo sa gilid ng altar. Tila ito ay nakasuot ng abito ayon kay K.F. Wala namang kahit sino mang ang nasa simbahan ng kunan nito ang litrato ng taong 1963. Napakarami ng eksperto ang tumingin sa litratong ito. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin paliwanag dito. Kaya naman, ang litratong ito ay isa sa pinakakilalang litratong paranormal. Number 2. Ang pinta. Isa pa sa mga hindi maipaliwanag na larawan ay ang ipinintang larawang ito ng mahal na Birheng Maria. Sa unang tingin ay tila wala namang kakaiba dito. Ngunit kung inyong susuriin mabuti, ay tila may bagay na hindi dapat na nasa pintang larawang ito. Ito ay ang isang tila spaceship o sasakyang panghimpapawid. Sabi ng iba ay isa lamang itong pagkakataon. Ngunit kung titingnan ninyo ang isang tao sa larawan ay nakatingin ito sa langit at tila ba tinatanaw nito ang sasakyang panghimpapawid na ito. Walang makapagsabi kung bakit ipininta ang larawang ito ay may naisali ganito. Kayo na po ay ang bahalang kumuska. Number 1. Si Freddie. Si Freddie Jackson ay aksidenteng namatay habang inaayos nito ang isa sa mga pakpak ng eroplano 2 araw bago ang kanyang mga kasamahan ay kumuha ng litrato bilang isang alaala para sa isa't isa. Tila ang lahat naman ay masaya. Nang ma-develop ang litrato sa pagkagulat ng lahat ay ang mukha ng patay ng si Freddie ay tila makikitang kasama nila. Lahat ng mga kasamahan nito ay nagpatunay na siya ay ang kasamahan nila na pumanaw na. Sa katunayan nga, ang litratong ito ay kinunan ng mismong araw ng libing nito. May mga bagay na kahit pa anong galing at kamoderno ng ating teknolohiya ay hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Kaya naman, mapapag-isip tayo, ano nga kaya ang mayroon matapos na ating iwan ang ating katawang panglupa? Mayroon nga ba talagang naghihintay pa na isa pang buhay? O tayo ay tila matutulog lamang upang maghintay ng paghuhukom? Ano po ba sa tingin ninyo? I-comment lamang sa comment section sa ilalim para naman po ay aking mabasa. At yan ang 10 litratong hindi maipaliwanag kahit pa ng siyensya, part 1. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. At para po sa inyo, ito po si Tinagalog at sa inyo po, peace out!